dating Showtime director na si Direk Bob at handang tulungan si Vong Navarro sa kaso nito. Tila patuloy ngang pinag-uusapan sa lahat ng pages sa social media ang pagsuko umano ng kapamilya host actor na si Vong Navarro sa NBI nitong September 2022 dahil nga sa muling pagbubukas ng isinampa na kaso dito ng modelong si Denise Cornejo. Taong 2014 nang magsarado ang kaso ni Cornejo laban kay Vong dahil nga sa hindi nito napatunayan sa korte na guilty si Vong, wala ngang naging ebidensya na may ginawa dito si Vong. Samantala maraming ang netizens ang nalulungkot at nagulat dahil bakit nga daw pinabayaan ng batas na ikulong si Vong kung gayon namang wala naman na nagtuturo na ginalaw niya si Denise Cornejo. Ayon pa sa mga netizens na mukhang kailangan umano ni Denise ng pera kaya ganoon na lamang ang panggigiit niya sa aktor, pera-pera na lang daw umano ang labanan sa ngayon nasaan umano ang hustisya. Dagdag pa ng mga ito na nakakaawa naman daw si Vong kung makukulong ito dahil wala namang napatunayan na ebidensya sina Denise ukol sa pambibintang ng mga ito sa aktor. Subalit sa nailabas na warrant kay Navarro nakasulat dito na hindi na nga daw kakailanganin na magpiyanse pa si Vong dahil sa doble-dobleng kaso na panaratang sa aktor. Sa ngayon naman daw ay kasalukuyan na nasa kamay ng NBI si Vong upang imbestigahan ito at tanungin ang lahat ng mga ginawa nito at ginagawa nga ng lahat ng abogado nito ang lahat. Upang makalaya na ang aktor at payagan ito ng korte na makapagpiyansa ito dahil siya lang daw umano ang inaasahan sa kanilang pamilya. Ngunit tila nagimbal ang lahat ng mag-request si Denise na ilipat si Vong sa Taguig City Jail ikulong kasama ng ibang preso, walang specialty umano ang nais ni Denise. Tila pinigilan naman ito ng abogado ni Vong dahil hindi na daw tama ang pinapagawa ni Denise kay Vong. Ayon naman sa mga It's Showtime host ay patuloy daw nilang pinagdarasal si Vong at alam umano nilang malalampasan din ito ng aktor, ayon pa sa mga ito nahihintayin daw nila ang pagbabalik ni Vong sa Showtime. Nang makarating naman sa dating direktor ng Showtime na si Direk Bob at ang balitang ito ay agad naman nitong dinalaw si Vong, at sinabing handa umano niyang tulungan si Vong sa kaso nito at alam umano niyang walang kasalanan si Vong dahil isa itong mabuting tao.